sa negosyo, pahusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, pagtubig at infrastruktura. Magsasaka
kwento ng bagong pananaw. Sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kamuhayan. Sa negosyo, pahusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, pagtubig at infrastruktura. Magsasaka at mga magsasaka.
kumbento ng bagong pananaw. Sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, pagtubig at infrastruktura. Here in the Agricultural Training Institute, Regional Training Center 12, we offer to citizens, farmers, fisher folks, and extension workers the quality assistance they deserve. From agricultural extension services to trainings for every walks of life, we raise the bar in innovation and environmental stewardship, committed to giving you excellent extension services beyond boundaries. Kwento ng bagong pananaw. Sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo. Thank you.
building ng ATI yung setup. Sa kanina umaga lang nagsagawa po kami ng building kung saan ang maraming activities ang nagsagawa natin. Ngunit bago yan, gusto ko lang batikin ang lahat ng Merry Merry Christmas and of course it's 21 days and 7 hours to be exact bago mag-Christmas. Ayan na, Merry Christmas po sa aming lahat in advance. Happy New Year na lang din po. Mula po sa lahat ng management and staff ng ATI At ngayon, gusto ko lang po batikin ang lahat ng mga live viewers natin na patuloy na sumusuporta sa activities ng ATI Me, si Sir John Michael Cobrador. Chef Ken, thank you so much po sa pagpunta kanina. Hello po, watching from UAE, si Ma'am Bing Andico. Yan, top fan natin si Ma'am Bing. Hello po kay Ma'am Ruby Talion. Hello kay Ma'am Ranes Soberano Tilendo. Ayan, kasama din natin, watching si Sir Barry Lugan, ang Mau ng Tiboli. Watching din si Patrimonio Abikibel, Leia, si Sir Junray watching, si Sir Reynaldo Tabulo watching, and of course, si Ate Didi watching. Hello po, Ate Didi. Nitong umaga lamang po, opisyal na binuksan ng 4-H Kadiwa ni Ani at Kita Pasalubong Center, Meat Processing Hub, ang ating ATI XII Multimedia Studio, at ang highlight ng naging activity po natin kaninang umaga, ang farm tour sa ating ATI XII Integrated Farm. So ang activity po natin ay dinaluhan ng mga may-ari ng mga learning sites for agriculture sa buong Rehiyon 12. Hindi lamang sa Rehiyon 12, ano? Kasama rin natin kanina ang taga-farm. And of course, naging kasama din natin sa paglunsad ng iba't ibang activity kanina, ang iba't ibang government agencies gaya ng National Meat Inspection Service. Nakasama natin si Dr. Mirna Habakod. And of course, si Dr. Flora Bigot ng Provincial Veterinary Office ng South Cotabato. Ganun din ang mga representatives mula sa Provincial and Municipal Agriculture Offices. At pinaulakan din tayo ng ating butihing mayor ng Municipality of Tantangan, walang iba kundi si Honorable Benjamin V. Figueroa Jr. And of course, nandito kanina ang napaka-active na Regional Executive Director ng DARFO 12, walang iba kundi si Director Arlan Musa Mangelen. So this time, para ilahad sa atin kung bakit nagkakaroon tayo ng ganitong activity, live na live po natin makakasama ang Planning Officer 2 ng ATI Region 12 under sa Planning and Monitoring Evaluation Unit. Walang iba kundi si Engineer Chopilo T. Humawan Jr. Magandang araw po mga ka-agri at sa lahat ng ating mga nanonood ng ating programa ngayong hapon. Ang ating aktibidad ngayong araw ay in support sa ating plant program ng ating Department of Agriculture. As well as yung tinatawag nating ALPAS program or Ahon Lahat, Pagkain Sapat kontra COVID-19. Itong aktibidad natin ngayong umaga o ngayong araw dito sa Regional Training Center 12 or ATI RTC 12 ay suporta sa ating plant program kung saan ating mga production technologies or different production technologies ay ating tinampok ngayong umaga or kanina sa ating mga launching. Katulad na lamang po ng hydroponics technology, nariyan po or narito po sa ating Regional Training Center na ating ni-launch. Tulad din po ng tilapia production area. Meron din po kami dito ang mushroom production area, no? As well as container aquaculture. Or meron din kami dito ang livestock katulad ng manok, pag-aalaga ng manok, kambing, at baboy.
Kaya po sa amin, dito po sa ATI Region 12, inilaunch po namin ang tinatawag na ATI Integrated Farm o ATI 12 Integrated Farm. Kasama rin po sa pagsuporta sa ating plan program or yung tinatawag na magkaroon ng food availability and accessibility ay yung pag-launch natin ng ating 4-H Kadiwa ni Ani at Kita Center. Nariyan din po ang pag-launch natin ng ating meat processing hub kung saan ang ating mga produktong karne ay pwede natin i-process or at bilang tulong na rin no, sa ating mga rural-based organizations katulad po ng RIC. And then, nag-launch din po tayo ng ating Multimedia Studio Center para po sa ating katulad ngayon na pandemya ay papalakasin natin ang ating information communications technology dito po sa ATI para po mas marami pa pong maiabot ng aming serbisyo sa pamamagitan po ng internet. And yun po ang ating yun po ating mga na-launch ngayong umaga dito po sa ATI Region 12. Sa mga hindi po nakapunta, inaanyayahan po namin kayo na bumisita po dito sa aming ATI Region 12, Regional Training Center 12, para po maibahagi din namin ang aming iba't ibang production technologies dito po sa Region 12. Ilang mga po at magandang umaga po o magandang araw po sa ating lahat. Ngayon, masasaksihan ninyo kung ano ang naging kaganapan sa isinagawang field day po ng ATI Region 12. Narito po ang mga videos na nakunan po namin kaninang umaga. So ngayon, sa mga hindi po nakabisita dito kanina, welcome po kayo dito sa ATI Region 12. Marami po kayong makikita dito sa ating ATI 12 Diversified Farm. Meron din tayong meat processing hub. And of course, ang ating 4-H Kadiwa ni Ani, Pasalubong Center, kung saan mga local na products mula sa ating mga learning sites ay pwede nyo pong mabili. At ayan, suportahan po natin ang ating mga lokal na mga magsasaka. Grow local, buy local, and eat local. At narito po ang video natin para sa ginanap na field day ng ATI Region 12. Isang magandang araw mga ka-agri. Narito po tayo ngayon sa 4-H Learning Hub ng ATI Region 12. Kanina ay opisyal na binuksan ang ating 4-H Kadiwa ni Ani at Tita Pasalubong Center na kung saan makikita at mabibili natin dito ang mga produkto ng ating mga learning sites for agriculture. Kabilang na rin dito ang mga produkto ng ating mga 4-H Club members, pati na rin po ang ating mga Rural Improvement Club members na naging parte na rin ng learning site for agriculture. Kaya kami sa ATI Region 12, hinihikayat namin ang mga RVO members at mga farmers na hindi lamang mag-engage sa production, kundi pati na rin sa processing at value adding. Kaya, iniimbitahan namin kayong bisitahin ang aming 4-H Learning Hub at pakiligin ang mga lokal na produkto. Grow local, buy local, eat local. Welcome to ATI 12 Meat Processing Hub! Hello po mga ka-agri, nandito tayo ngayon sa Region 12 Meat Processing Hub. This is under the National Livestock Program. So ito po ay under the management po ng ating Center Director, Sir Abdul Dayaan.
So ito po yung area natin for training relative to processing, and at the same time, ito po ang magiging area natin for hands-on. So meron po tayong mga equipments, meron po tayong mga gamit na gagamitin natin during the hands-on or practicum. At ito po yung ating area ay nakaangkla na po doon sa requirement ng FDA. We are also processing the accreditation for FDA. So, inaanyahan ko ang lahat na pumunta po dito sa ating mga trainings upang pwede natin i-process yung ating mga products na kung saan ay magiging entrepreneur na tayo. At ito po ang magiging daan na kung saan ay magiging entrepreneur yung ating mga kliyente. Salamat. Magandang hapon sa ating lahat. I am Marcelita G. Aglibot, the focal person of High Value Crop Development Program. And welcome to our Urban Garden Area and ATI XII. Ito ay suporta sa programa ng ating butihing Department of Agriculture, Secretary William Dar, na Plant, Plant, Plant. Kung saan ipinakita natin ang iba't ibang paraan ng pagtatanim upang masigurong may sapat na at masustansyang pagkain ang hapag ng bawat pamilyang Pilipino. So, ang urban gardening is the process of cultivating, processing, and distributing food in or around the urban areas. So, you might ask, is urban gardening useful to our everyday lives? Urban gardening gives families ready access to availability of food that are full of nutrients. So sa maliit na area, hindi kailangan na malaki ang area para sa ating vegetable garden. So makikita natin sa area natin na ito na maliit lang siya, pero nakapagtanim tayo ng iba't ibang uri, iba't ibang klase ng vegetables. We have bangkong, radish, pichay, at iba pa, pinaagi sa square foot gardening. On the other hand, we have also our container gardening. Our empty cans, empty plastic, we will make them usable. So, sa paggamit natin ng empty cans or empty plastic ay nakakatulong ito para sa paghumbat natin sa plastic pollution. Instead of throwing them or sunugin natin na alam natin na makasisira ito sa kalikasan, so gamitin natin ito siya na parang yung usable siya, useful siya sa environment, hindi siya makakasira. So ginagamit natin, isa makikita ninyo na ginagamit natin ito, pinatamiman natin ng mga different vegetables, at saka nakikita natin na through sa square foot at saka sa container na maximize natin ang small area natin, na maximize natin na kahit na maliit lang pero marami ang natamim natin na vegetables. So sana sa pag-uwi natin mamayang hapon, may nakuha kayo na idea or knowledge about sa urban garden. So hindi natin sabihin na maliit lang ang area natin. So ang gagawin natin sa pag-uwi natin mamaya, alam ko na marami tayong kalat, marami tayong basura na mga empty plastic. So itatabi natin ito at involve natin ang ating mga anak, ang ating family members, involve natin sa paggawa ng ating container garden. So ikakat natin ito sa gaya ng ginagawa namin, at saka ilalagay natin kahit saan sa ating mga bakuran. Hindi lang kay mga plants lang ang makikita natin sa ating mga bahay ngayon, kundi may mga vegetables rin. Then nakita namin na kahit na maliit lang ang area, within a month, marami na kayong makikita na vegetables sa inyo ang paligid. At saka, hindi na kailangan na pupunta pa kayo sa palengke para lang bibili ng mga vegetables. So, sa kagaya nito na nagtatanim tayo,
sure tayo every day makapag-ulam tayo ng very fresh na vegetables at saka healthy food. So sure, sigurado tayo na safe ang ating pamilya, safe ang ating mga anak kasi healthy foods ang ginagamit natin, ang kinakain natin. Then, and also, you can observe na sa kadami ng natanim sa within this area lang, hindi na no, sobra na ito sa kakainin natin or iulam natin. So, pwede pa tayong makapagpabili at saka makapagbigay sa ating mga kapitbahay para ma-encourage din sila na gagawa rin sila ng parehas sa ginagawa natin. So, yun lang. At sana makakuha kayo ng idea dito sa nakita ninyo dito sa ATRTC tour na ginawa ng Urban Garden. So, magandang hapon ulit sa inyong lahat. Isang masaganang araw ating mga ka-agri at welcome sa aming Herbal Garden. So dito po sa ATI 12, aside po sa mga urban garden po natin, nakikita po natin yung mga vegetable, iba't ibang klase ng vegetables, hydroponics garden, isa din sa swak na pupuntahan nyo po dito at titingnan ay ang aming herbal garden kasi po napakaraming herbs ang nandito sa ating herbal garden ng ATI 12. Calling out all the plantitas and plant moms out there, kung nagkokolekta kayo ng mga ornamental plants, salihin nyo na din ang mga herbs kung saan ito po'y makapagbibigay sa inyo ng napakaraming benefits. Katulad na lamang ng stevia na pwede nating maging alternative as a sweetener. Ano? And of course, peppermints, pwede natin itong ilagay sa ating mga teas. No? Kasi ang mga peppermint ay it can help decrease our body pains, no? And of course, meron din tayong mga aloe vera that is good for our hairs. Ilan lamang yan sa mga klase ng mga herbs na makikita po natin dito sa ating herbal garden. Kaya tara, pasyalan po natin. Alright, ating mga ka-agri, let's have a very quick tour. Ayan, makikita po natin, meron tayo aloe vera dito. At ang nakapalipot po sa ating herbal garden, ay mayroon po tayong roselle or hibiscus kung saan pwede natin gawing juice or teas. Ano, we also have here oregano at dito naman sa ating kaliwa ay meron tayong tarragon. Ang tarragon ay super maganda yan para sa ating mga steaks, katulad din ng rosemary. Ano, and of course we have here yung sinabi ko kanina na stevia. It is an alternative as a sweetener. Ano, so instead na magbibili ka pa ng mga iba't ibang sugar, why not use stevia as an alternative sweetener. And of course, we have here different kinds of basil. We have sweet basil, red basil, and woolly basil. And of course, mints like peppermints. Ayan, peppermints. We have peppermints. And of course, some example of spearmint. Meron din tayo. And of course, may variegated oregano po tayo dito. And hello, hello sa mga ano natin dyan, sa mga invited guests natin, alright, for our Harvest Festival. Yan! So, kung gusto nyo pong makakita ng iba't ibang klase ng herbs, come and go here po sa ATI Region 12 because we have different kind of herbs na i-offer sa inyo. Some are for sale. No? So, pumunta lang po kayo dito at be amazed with our different agriculture and fishery technologies. Thank you! Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Ana Reyes de Lape, Technical Staff ng Agricultural Training Institute dito sa Region 12. And welcome po sa ating Hydroponics Garden. So, ano nga ba ang hydroponics? Ang hydroponics ay isang pamamaraan ng pagtatanim na hindi ginagamitan ng lupa. Hydro means water. Ponics means to labor or to work. Or in other words, water working. Kumbaga, we let the water work for the plant. At in hydroponics, hindi lang naman puro tubig ito. Hinahaluan din natin ito ng nutrient solution para ma-sustain ang growth ng mga halaman. And of course, makasurvive ito until harvest time. So dito po sa hydroponics garden natin, we have planted 3 varieties of lettuce. We have the slowbo tomato, the greenspan, and red batavia. So ang mga materyales po na ginamit dito ay nanggaling pa po sa Organic Kian Urban Farm na pagmamayari ni Sir Kian Castaneda dyan po sa Corona del City. Just like the empty
grape boxes na yan po yung paglalagyan natin ng water mixture na kung saan ito po yung magiging base ng ating halaman. And of course, yun pong empty styro cups na dun po itatanim ang ating mga lettuce. Actually, ang hydroponic system, hindi lamang puro lettuce ang pwede natin itanim dito. We can also use or we can also grow any vegetable, any leafy vegetables as long as available po ito sa inyo. So for more info, bisitahin nyo lang ang aming hydroponics garden dito sa ATI XII, San Felipe Tantangan, South Cotabato. At pwede rin po kayong bumisita sa Organikian Urban Farm doon po sa Corona del City kung gusto nyo pang madagdagan ang inyong kaalaman patungkol sa hydroponics. Maraming salamat po sa inyo. Magandang araw sa ating lahat. Nandito po tayo ngayon sa ATI 12 Greenhouse Garden. So, ito pong ating ginagawa ngayon is in support po sa programa ng ating mahal na secretary, Secretary William Dar, sa programang Plant po. So, during po sa pandemic na naharap natin ngayon, so, ito po yung ginagawa ng lahat ng ATI Center sa buong Pilipinas na dapat po ay ang ating ATI Center ay magiging model po sa pagtatanim at ipapakita po natin sa ating mga mahal na magsasaka na kaya po natin magtanim kahit po mayroon tayong hinaharap na pandemic. So, andito ngayon sa ating garden, hindi lang po na kailangan natin na malawak na lupain para po tayo ay makaproduce ng sarili nating pagkain. So, andito, pinapakita natin na kahit po sa mga paso ay pwede nating taniman, pwede tayong magtanim ng mga kahit sari-saring gulay na dapat makain natin sa ating pagkainan. So, nabuo ang programang ito dahil po rin sa sipag ng aming Center Director, Abdul Aydayaan, at siya po ang nangunguna sa programang ito. At ito, nabuo ang garden, naging productive at naging successful. So, ito po ay package para po ipakita natin sa mga farmer, hindi lang po dito sa Region 12, nasakop ng ATI 12, kundi sa lahat po na gustong magtanim at magkaroon ng sariling pagkain na halimbawa ngayon ay bawal lumabas dahil meron tayong pandemic. So, pwede po kayo makaproduce ng sarili ninyong mga gulay sa inyong mga bakuran. So, hindi lang po ang mga magsasaka nating matatanda ang pwedeng magtanim or mag-practice ng ganitong pamamaraan ng pagtatanim ng gulay. So, ito din po ay support para po sa ating mga youth or sa ating mga 4-H na kailangan i-encourage natin yung ating mga kabataan ngayon na magtanim at mag-get involved po sa agrikultura at para po matulungan natin ang ating mamamayan sa pagtatanim po ng mga halaman. So, ito po ulit. Sana po mapagkunan ninyo ng idea kung paano po tayo magtanim sa bakuran. So, ang ginamit namin dito ay simple lamang po. So, may mga pots, iba't ibang mga plastic, and then yung mga recyclable material na dapat nandyan lang sa ating palibot ay kailangan at pwede itaniman ng mga gulay. So, para po makita ninyo kung paano namin ginawa ang itong aming garden, so, pwede po kayo bumisita dito sa aming center sa ATI Region 12. So, nandito lang po kami sa Barangay San Felipe, Tantangan, South Cotabato. Willing po kami mag-advise or mag-share ng knowledge about po sa ganitong concept ng pagtatanim ng gulay. At para po sa ibang mga kaalaman, karagdagang ideya, hindi lang po sa aming garden at sa iba-ibang pangangailangan natin sa pagsasaka. So, pwede po kayong bumisita sa aming center dito sa ATI Region 12. So, maraming salamat po. Karon po si Errol Chris Elias Piñas, Alternate Livestock Cult Person po ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center 12. At ako po ay inatasan dito po sa Integrated Farm ng Agricultural Training Institute, Region 12, sa livestock area na kung saan po nandito makikita natin ang poultry production, swine production, and goat production. And mayroon po tayong forage area na kung saan pinapakain po natin sa ating mga small ruminant or kambing. Ito po ay isang programa ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Regional Training Center 12, na pinamumunuan po ng ating Center Director, Abdul Aydayaan, and Assistant Center Director, Dr. Jesse B. Bildaya, and Ma'am, ang ating pong focal person sa livestock program, na si Ma'am Shirley L. Bildaya.
Ito pong programa ay amin pong sino-showcase sa ating mga farmer na kung saan po, lalo-lalo na po sa ating mga kabataan, na kung saan po ang farming ay mayroon po tayong future, or it means na farming is, agriculture is our culture and it is a leading for a better future. Ito po ang programa na kung saan amin pong sino-showcase sa lahat po ng mga magsasaka at mangingisda, na kung saan naka-anchor po ito sa ating programa na mahal nating Secretary Dr. William Dar, at sa ating livestock focal person, national livestock focal person na si Dr. Ruth Miklat Sunako, na kung saan po ang ating mga livestock program ay marami na po tayong nababigyan ng mga livelihood support and extension support sa ating mga magsasaka at mangingisda. At yan lamang po, at magandang araw at maraming salamat po sa ating lahat. Hapon mga ka-agri, ako po si June and welcome sa mushroom production area ng ATI XII. So ang aming mushroom production area, kung makikita ninyo, are made of light materials. Yung kanyang walls are made of kalakat. Yung kanyang mga frames and yung kanyang mga roofing materials are made of nipa and coco lumber. So kung makikita ninyo, we have produced dalawang klase ng mushroom dito sa aming mushroom production area. We have the white oyster mushroom, na kung makikita ninyo, nagpo-fruit na siya. And we also have our pink oyster mushroom. Unfortunately, hindi pa fully colonized yung ating fruiting bag. So in about 2 weeks, mapupuno na ito, magiging puti na, pwede na nating buksan at pwede nang mamunga ng pink oyster mushroom. Para doon sa ating mga ka-agri na gusto magsimula ng mushroom production, napakadali lang po ang pagsisimula ng mushroom production. We can fully utilize our agricultural waste, gaya na lamang ng mga rice straw. We can also use yung mga sawdust and other products para makagawa tayo ng ating sariling mushroom production area. For this sample that I have here, meron tayong tinatawag na fruiting bag. Ang fruiting bag na ito ay tinatamnan natin ng tissue ng mushroom para pag na fully colonized na siya, pwede na nating buksan at pwede na tayong magsimulang mag-produce ng ating sariling mushroom. Ang isang fruiting bag natin ay kayang magtagal ng 5 hanggang 6 na buwan at kayang mag-produce ng mushroom up to 500 to 600 grams depende doon sa ating working environment. So kung makikita natin sa loob ng ating mushroom house, we are simulating na yung magiging environment niya ay sana dapat madilim at malamig na lugar, because yun yung gustong-gustong tubuan ng ating oyster mushroom para makapag-produce sila ng maraming fruits. So yung 500 to 600 grams per fruiting bag na ito ay pwede nating ibenta. Ang buying price ngayon ng ating mushroom ay nasa 200 to 250 per kilogram depende sa ating market. Minsan, pag nasa mall, umaabot pa siya ng up to 600 pesos per kilo. So talaga makikita natin that there is money on mushroom production. Ang ating mushroom house ay may dimension na 8 feet by 10 feet at kaya niyang mag-store ng up to 2,000 to 2,500 na mga fruiting bags na pwedeng magbigay sa inyo ng oyster mushroom on a daily basis and on a weekly basis na pwede nating pagkakitaan at maging dagdag na kita ng ating pamilya. So for now, yung aming mushroom production area are only focused on producing yung mga mushroom natin from our fruiting bags, because yung grains po natin na tinatanim natin sa ating mga fruiting bags are sinosource out namin from our trained na mga 4-H club members from the different provinces in the region, as well as yung ibang fruiting bags natin, bumibili din tayo from our mushroom producers na na-train din natin in partnership with the different local government units all over Region 12. So kung gusto nyo pang matuto about mushroom production, you can always come and visit sa aming center dito sa San Felipe, Tantangan, South Cotabato, at sabay-sabay po nating matutunan kung paano mag-grow ng oyster mushroom at the same time ng Volvariella mushroom para sa ikauunlad ng buhay ng ating mga magsasaka sa Region 12. Maraming salamat po. Good morning! Ako po si Chopelo Humawan, planning officer po dito sa ATI 12, and welcome to our vermicomposting facility or area dito po sa ATI 12. Ano po? Vermicomposting, from the word vermi, no? Meaning worms or bulate, no? Sa tulong po ng ating mga bulate ay mapapabilis po na natin ang ating composting, ano? Ang mga materials po natin ginagamit dito is from dito lang din po, galing din po dito sa farm. Minimix po namin yung ating mga agricultural waste po natin sa center, at hinahalo din po, hinahaluan din po namin ng katulad ng mga dumi ng hayop namin, tulad ng
kambing at manok, ano. Basically lahat po ng agricultural waste namin, no, kino-compost namin dito at ginagawang pataba. So nako-convert po namin 'yon, no, minimix din po namin through mixture or ratio po ng carbon to nitrogen ratio na tinatawag, no, 70% carbon and 30% nitrogen. So minimix po namin 'yan, no, kung malalaki po yung aming mga malalaki po yung ating mga agricultural waste, no, katulad ng po ng mga sanga. So sineshred po namin 'yan, no, may shredder din po kami dito courtesy of the DARFO12, no. Nagpapasalamat din po kami sa DARFO12 sa pagbigay sa amin itong shredder namin, no. Malaking tulong po sa aming vermicomposting facility yung ginagamit po naming shredder. Ano po, then minimix po namin sa dumi ng hayop yung ating mga agricultural waste or biomass waste, and then pinapakain po natin sa ating mga bulate. Then after 45 days, ano, 30 to 45 days, ready na po, na-compost po yung ating mga dumi. Sinisib po natin siya, sa Bisaya pa ginaayag, no. And then sinasaking sa plastic, and then ready na po for babalik na naman po natin siya sa ating gardens, ano, as fertilizers. So yun po yung aming use ng aming vermicomposting facility. Anaway, makabisita rin po kayo dito sa amin at maituro po namin yung technology na ito sa inyo. Hello po, magandang araw po sa lahat. Ako po si Mokles Boysan, ang RCEP focal point person ng ATI Region 12. Andito po tayo ngayon sa ating RCEP demo farm. Unang-una dito, gusto ko pong pasalamatan or gustong pasalamatan ng ATI Region 12 ang nagbuo at utak ng programang ito, sa pangunguna ng ating pinakamamahal na secretary, Honorable Secretary William Dar, and of course ating napaka-suportadong ATI National Director, Sir Alfredo S. Aton, and of course sa ating Deputy Director ng National ATI, Dr. Rosana P. Mula, ang sharing national focal nitong programang ito. So, itong ating RCEP demo farm po ay dito rin po kinakandak yung ating Agri-Ecosystem Analysis or AISA sa mga participants po na nag-training ng training on TOT on inbred rice seed production. So dito po sa ating demo farm na ito ay may lima po na varietal trial, recommended both regional and national. So unang-una dito ay ang NSIC RC 216, NSIC RC 160, NSIC RC 400, NSIC RC 222, and NSIC RC 440. So alam nyo ba na NSIC RC 216 ay ito yung binhi or ito yung seeds na variety for all season, ang 216, at na-release po siya ito last 2009. So mayroon siyang maturity days na 112 days, with a maximum yield na abot po siya ng 9.7 tons per hectare. And of course, in terms naman sa pests and diseases, moderately resistant to brown plant hopper and green leaf hopper and stem borer. So pag in terms naman po, pag linuluto po natin itong NSIC RC 216, nasa katamtaman po yung lambot niya. And of course, we have the NSIC RC 440 or tinatawag natin tubigan 39. So meron siyang 109 days after sowing. So ang average yield po nito, nasa 5.5 tons per hectare and maximum yield of 10.8 tons per hectare. So in terms naman sa kanyang milling recovery, mataas pong milling recovery ng 440, nasa 71.4%, and of course nasa height po niya is nasa 95 centimeter. So kung lulutuin po rin natin ito siya,
malambot din po, medyo malambot din. Tapos pagdating naman sa pests and diseases, moderately resistant to blast, GLS or the green leaf hopper, the BHP or BPH or brown plant hopper, then the stem borer, of course, susceptible po ito siya to bacterial blight, shit blight, and most of all, the tongro, ang tubigan 13 or NCRC 440. So, pagdating naman sa RSEC 222, NCRC 222 or tubigan 80, so, rinilis po siya ito last 2010. So, nakapag-average yield po tayo from 6.1 tons and a maximum yield of 10 tons per hectare. So, meron tayong 114 days sa NCRC 222. Then, pagdating sa pests and diseases, moderately resistant sa brown plant hopper and GLH or the green leaf hopper. So, ang 222 na ito ay known sa mga farmer as super triple 2. Okay? So, pagdating naman sa NCRC 400 or tubigan 30, na-approve po ito siya last 2015. Then, yun lang, medyo matagal, nasa 4 months or the 120 days of maturity. So, yield from 5.8 tons to 9.5 tons per hectare. So, pagdating naman sa milling recovery, nasa 69.3% po ang milling recovery niya. Mataas po rin siya ito, nasa 105 centimeter. Then, gaya ng sinabi ko, pagdating po sa iluluto po natin ito siya, nasa katamtaman din po yung lambot niya. Then, in terms naman sa kanyang pests and diseases, intermediate reaction to brown plant hopper and green leaf hopper. Then, susceptible naman po siya sa bacterial blight, shit blight, and the tongro. So, yun po dun sa NCRC 400. And in terms naman po dun sa RC 160 or tubigan 14, so, meron siyang yield from 5.6 tons per hectare na average and a maximum yield of 8.2 tons per hectare. So, na ito pong RC 160 na ito, ay isa rin po ito siya, no, known sa farmer kung pagdating sa kinakain po natin kasi nga malambot po. Nasa 107 days po siya pag direct. Pag transplanted po naman siya, nasa 122 days. So, resistant po ito siya sa yellow stem borer. Moderate naman po siya sa white stem borer. Pero dito sa atin, wala pang yellow stem borer. Nasa white stem borer po tayo. So, yun po sa NSIC RC 160. So, ito po, no? Ito po yung kabuuan ng ating demo farm sa RCEP. Nakikita niyo po sa likod ko, ayan po, no, yung pinaghirapan ng mga staff ng ATI sa pagpa-plant hanggang sa pagmo-monitor, especially po dun sa RCEP team, no, sa mga nag-implement po ng RCEP team. At isa pa, nagpapasalamat din po tayo, no, sa ating Department of Agriculture Region 12, si Sir Arlan Mangeli, no, na napaka-suportado rin po sa ating programa. And of course, no, sa ating pinakamamahal na Center Director, Abdul Aydayaan po, no. Maraming salamat and the rest of the team ng ATI 12. Thank you po. Ayan po, naging highlights ng aming field day kaninang araw. Talagang napakasaya at binaluhan ng napakaraming tao. And of course, we also follow strict protocols po ng IEPF such as wearing of face mask, wearing of face shields, and social distancing. So ngayon po ay mapapakinggan po namin ang mensahe ng ating butihing Regional Executive Director ng DARFO 12. Walang iba kundi si Director Arlan Musa Mangele. And natin ngayong araw, walang iba ang Regional Executive Director ng DARFO 12 kung saan itatalakay niya sa atin ang mga kasalukuyang
programa ng BA12 para matulungan ang ating mga magsasaka at mangingisda? Well, magandang umaga sa ating lahat, ano? Sa mga listeners natin, viewers natin, all over the entire Philippines and including all over the world, ano? Ang Department of Agriculture for now, meron tayong actually mga accomplished na ng mga programs and projects natin for the current year ng 2020. Especially yung ating Rice Resiliency Program, ay maganda naman natin itong nagawa dahil nga po dun sa tinatawag natin na magandang preparation and yung sinasabi natin na budgeting support na meron tayo sa from our mga legislators, ano? So yung RRP 1 natin, nasundan ito ngayon ng RRP 2 which is intended for the coming years sa 2021. The more na meron ini-level up na natin yung programa, ibig sabihin ang itong RRP 1, if ang coverage area lang natin na target natin ng mga beneficiaries is meron tayong, let's say, 120,000. Ngayon, this time, meron na tayong 140,000. So, nadagdagan naman uli yung ating mga preparation, nadagdagan naman din uli yung ating mga coverage area purposely para doon sa tinatawag natin na sustainability ng ating mga programa. At itong tinatawag natin na resiliency ng ating production dito sa buong Pilipinas. Kung titingnan natin, meron tayong vision na dati-dating food secure Philippines. Ngayon ay dinagdagan na ito ng ating food secretary na si Manong Willy na food secure and resilient Philippines with prosperous farmers and peace folks. So, kakibat niyan, yung pagdami ng ating mga program at proyekto na intervention sa ating mga farmers. From that of yung tinatawag natin na land preparation, doon sa mga inputs during and after that of yung post-harvest natin na kinakailangan ng mga machineries at the same time, yung ibang mga intervention na dapat natin gagawin ay yun dito sa 2021 gagawin natin. Including din dyan yung preparation natin, of course, dito sa bagong programa natin na kasama doon sa 8 paradigms ng ating good secretaries yung tinatawag natin F2C2 program. Ang F2C2 program is all about yung farmers and fisheries clustering and consolidation. So, ito yung tinatawag natin na yung pouring of all resources ng ating mga Department of Agriculture, including itong mga attached bureaus and agencies na meron tayo dito sa Department of Agriculture, ano? And integration of all tinatawag natin na mga programs na meron tayo. So, kung titingnan mo, itong lahat ng mga attached bureaus and agencies, isayin na lang natin ang preparation, isayin na natin through that clustering and consolidation na paano natin may lagay yung ating mga programa. So, kasama dyan, halimbawa, PCA, ATI, itong mismo sa Agri-Technical Institute natin, kasama rin dito yung tinatawag natin na yung mga PCA, other attached bureaus, yung PILPAIDA, yung RCEP natin, na isa lang ang direksyon. Ito ang gusto ng ating mga sekretary. Purposely para makita kagad yung social impact na meron sa ating mga kababayan. At from there, imumonitor, sustain natin para the more na meron tayong makikitang improvement or adjustment sa programa in the event na yung programa natin ay kinakailangan pa na nating itutugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan locally. Bakit locally? Kasi nga, resilient ang tinatawag natin dito. Kaya lang tayo mismo sa locally, kaya na natin i-produce, i-provide yung basic na pangangailangan ng ating mga kababayan. Yung supply na demand ng ating mga consumers, yun ang ipoprovide natin ngayon. So, maliles yan in effect ngayon yung importation na meron tayong ginagawa ngayon sa kasalukuyan dahil doon sa rice tariffication law. But nevertheless, if we can sustain this true enough, until the end, mag-ibig sabihin, tayo na mismo, mga kababayan natin farmers, mamimit maatena natin yung tinatawag natin na masagana nga ni, mataas na kita para sa ating mga kababayan. So, from there, kung titingnan mo, ang ginagawa natin ngayon ay kabuuan ng programa ng Department of Agriculture. And to tell you honestly, ang agriculture po natin sa Region 12 ay very abundant. And potential po tayo na talagang ma-provide natin
yung basic na requirement na supply na meron tayong dapat dito sa Region 12, maybe makikinabang pa ang mga neighboring mga provinces and region na meron tayo. Like for instance, in the case of barn. Ang barn, meron tayo ngayong in-stretch na ng ating mga sekretary, ang ating programa, meron po tayong ginagawang tulong sa kanila. Nag-distribute po tayo ng seeds ngayon sa Maguindanao and Lanao del Sur areas. So, yun ang sinasabi nating potential, abundant tayo, so makikinabang, possibly makikinabang, hindi lang ang Region 12, not including that of yung mga neighboring na mga region na meron po tayo. So, that opportunity, yun yung tinatawag na natin, na may handog, may bigay na natin ng tamang programa sa ating mga kababayan, at doon, we can see now, at ma-insure na natin, yung ating mga paano natin ma-uplift ang kabuhayan ng every individual nating mga kababayan na farmers, the same time, ma-subscribe na natin yung tinatawag natin na paano ma-provide ang pagkain na sapat sa bawat tahanan ng ating mga kababayan dito sa Region 12. Alright, at ngayon nalaman na natin ano ang kabuuang programa, hindi lang ng DA Region 12, kundi ang sa kabuuan ng Department of Agriculture. Talaga namang napakaraming programa ang pwedeng ma-avail ang ating mga farmers para matulungan sila para maging masagana ang kanilang ani at kita. At ngayon, Red, magbigay tayo ng panghuling mensahe sa kanila or words of encouragement para sa ating mga magsasakat, mangingisa na despite sa COVID na tinatamasa natin ngayon. Opo, ano, ngayon, kasi kung titingnan natin, ang COVID-19 ay medyo magtatagal pa siya. Wala pa talaga tayong assurance kung hanggang kailan magtatapos. But nevertheless, tayo ay handa naman. Ano? Nagawa na natin ito nung mga early stage pa ng mga meron tayong COVID. Yung hampering or restriction, kagad-agad nakapag-respond ang Department of Agriculture. Nayatig natin sa kanila, naibigan natin yung programa, nagawa natin ang paraan ng ating mga producers, mga kababayan natin, mga farmers, ay continuous na kumikita sila, nag-harvest na kanila ng kanilang mga ani. So, tayo from RM, ang Department of Agriculture, every now and then, ito sinasabi ko, kung mandato po ng Department of Agriculture, in behalf of all other line agencies and attached bureaus na meron tayo, ay ito po ay aming gagawin. Dahil, ang aming complex, ang sinumpaan po namin sa Department of Agriculture ay i-deliver yung programa ng tama, sapat para sa ating mga kababayan. Kaya kung ito naman po ay talagang kayo po ay ang aming beneficiaryo, kayo ang qualified na recipient, wala po din kaming dahilan na para dito ibibigay sa inyo. Kaya po kami po dito sa Department of Agriculture ay ginagawa ang lahat ng abot ng aming makakaya. Every now and then, meron po kami mga bagong mga programa, mga bagong proyekto na para lang pang ma-deliver namin yung basic na pangangalangan nating mga kababayan. So, yun po dahil mandato namin, wala po kaming dahilan na hindi po namin ito gagawin para sa inyo. Yun po ang pwede namin i-commit, i-vouch po sa inyong lahat. Alright, maraming salamat. At ngayon, panghuli sa Red, no, Director Arlan, yung mensahe natin para sa ATI Region 12. Well, ang ATI po natin, basically, ito nga, kinocopycat kong ATI eh. Ang ATI is an ISO certified, ano? So kami po, ganun din. Eventually, by 2022, hopefully, yung tinatawag namin na meron na kami mga activities, calendar of activities preload sa tinong certification namin for ISO ay ginagawa na nga po namin. So, ang ATI po ay isang ehemplo na dapat gayahin, kopyahin ng every line agencies, especially ito mga bureaus and atas agencies natin sa Department of Agriculture. At itong ating mga accredited na mga farm demo, rest assured na ang accreditation po ninyo ay high standard po yan na ibig sabihin na pag-determine ng ano yung dapat na pangangalangan at requirement na meron ang bawat farm demo na pinapa-accredite po sa ATI. At asahan po natin ang kanilang contribution, hindi lamang po dyan sa accreditation, kundi even including doon sa mga school on air nila, na learning nila, na ini-impart sa ating mga kababayan, at yung mga actual na technical na know-how na binibigyan nila sa ating mga kababayan, yung mga food processing na binibigyan nila sa ating mga kababayan, expect po natin na in the coming years, mas marami pa po silang may deliver na mga basic na mga need ng ating mga kababayan
para lamang po, of course, ma-uplift ang kabuhayan ng every individual ng Pilipino na ating po pinagsiservisyon. Alright, there you have it, ating mga ka-agri, ang Regional Executive Director ng DAR po 12, walang iba, kundi si Director Arlan Musa Mangyelen. Maraming maraming salamat po, Director. Maraming salamat din. Alright. Thank you so much sa ating Regional Executive Director, wala yung baka DC Director Arlan Musa Mangyelen. Ano, so talagang despite of his busy schedule, napakaraming undertakings ni Red, no? Sa Regional Field Office 12. At talagang nagbigay siya ng oras para bisitahin ang ATI Region 12 sa selebrasyon ng ating Field Day. So this time, let us hear a message, of course, coming from our very dynamic and active director ng ATI Region 12, wala iba kundi si Director Abdul Aydayan. Huwag ka muna mo! Okay, magandang araw po sa ating lahat, lalo-lalo na sa ating mga bisita ngayong araw, sa ating Regional Executive Director, Arlan Musa Mangyelen, ating municipal mayor, ng Municipality of Tantangan, Honorable Mayor Lijan Figueroa, director ng MMIA, si Dr. Merna Abacon, sa ating mga ibang mga bisita natin sa ating mga provincial agriculturist na nandito ngayon, ang ating mga learning site natin sa agriculture na nandito ngayon sa ating building na at the same time launching ng ating 4-H Hub Kadiwa ni Ani and Kita. At the same time, yun ang isang Pasalubong center natin dito sa ATI Region 12. Kasama din ang ating ating meat processing hub na ito ay under the National Livestock Program. So, nandito na tayo ngayon para bigyan natin ng pansin ng ating mga programa, mga project dito sa ATI Region 12. Oh. So, mayroon tayong ipapakita sa ating integrated farm sa loob ng compound ng ating ATI. So, mayroon tayong urban gardening, mayroon tayong mushroom production, mayroon tayong hydroponics, container gardening, and of course, mayroon pa tayong ang tawag namin doon is container fish farm na inobserbahan namin kung ano ang output niya after 4 months. So mayroon pa tayong demonstration farm, no? Sa arsip, yung varietal demonstration farm natin, no? Sa likod ng ating building para nagkakaroon tayo ng varietal demonstration doon sa iba-ibang klase ng pali under the arsip program para maano natin yon, magtunan natin kung saan sa mga varieties na kailangan natin i-recommend sa ating mga farmers. So, ngayon dahil isa sa ating pinaka-major na activity natin ngayong araw ay ito ang launching ng ating sabi ko kanina for its Kadiwa ni Ali at Kita. Ito ay isang support sa programa ng ating Department of Agriculture sa ating mahal na Secretary, Secretary William Dar, na magkakaroon tayo ng Kadiwa Center natin, no? Para doon natin makikita na ating mga
mga magsasaka ang mga produkto na ano produce ng ating mga magsasaka. Oh, so itong ano natin na for example natin ay lahat ng mga produkto ng ating mga learning site dito sa Region 12 ay nandito na, pati rin yung ating mga RBOs, oh, product nandito na naka-display sa ating itong Kadiwa ni Ani at kita, oh, sa loob ng kumpo ng ating ATI Region 12. Of course, nagkaroon tayo din ng isang part ng ating activities, itong meat processing hub natin, oh, na under the National Livestock Program na mayroon tayong ipapakita or doon maghanso ng ating mga rural improvement club sa mga training natin, no, na ito ay in compliance with the FDA requirement. So ito ay isang model natin na kung pag-uusapan itong FDA accredited na processing hub ay may pakita natin ang ating processing hub dito sa ATI. Papaano natin nagawa na ito. So, isa rin yun sa ano natin ngayon, activity natin. And of course, yung ating, sabi ko kanina, sa ating integrated farm sa loob ng ATI na marami tayong makikita, oh, na pina-showcasing natin sa ating mga partners kung ano ang gagawin nila. Kasi ang kailangan natin ngayon, sabi ko, hindi tayo sa monocropping kung hindi makakaroon tayo ng integrated farm na yun na may manok at tayo, may kambingan, mayroon pa tayong yung fish farm natin. So, with that, maraming salamat sa ating Regional Executive Director, Alan Mursa Mangiling, for joining us to use this occasion sa ETI. Oh. So, of course, ang ating Honorable Mayor ng Municipality ng Tartangan, si Honorable Benjamin Figueroa Jr., pinaka-supportive sa amin, sa kayong mga ating mga LGOs, oh, na mga provincial agriculturists na nandito na ngayon sa ating programa, of course, ang ating mga learning site. Kasi ito ay para sa kanila itong ano natin, itong galing natin para ma-consolidate natin ang ilang mga products na ma-display natin sa ating, sabi natin, na Pasalubong Center. So, again, maraming salamat sa inyo, sa ating, sabi ko, mga bisita natin dito ngayon who join us during this building and launching of our Kadiwa ni Ani Kita at saka yung ano natin, yung processing hub natin kasama itong Multimedia Studio ng ATI para tuloy-tuloy ang aming servisyo sa ating mga magsasaka kahit hindi tayo magkaroon ng face-to-face na training pero sa aming sa ating mga webinar ay pinagandaan namin para maganda ang reception ng ating webinar sa ating mga magsasaka. So with that, again, maraming salamat po sa inyong lahat. Right, thank you so much po sa ating Center Director ng ATI Region 12, walang iba kundi si Director Abdul Aydayan. And now, to give us a closing message para sa naging activity natin today, let us hear it from our Assistant Center Director, walang iba kundi si Dr. Jesse V. Bildea. Good day po sa lahat. Salamat po sa inyong pagdalo. Alam niyo, ito po ay isang panaginip namin sa ATI na magkaroon ng mga dagdag ng mga training facilities dahil kulang na kulang po ang aming mga facilities lalo pat na nagkasunod-sunod po ang aming mga pagsasanay. At salamat at napasinayaan na o nadedicate na itong mga bagong building
particular po yung aming processing hub at naisama na rin na pinasinayaan itong ating 4-H hub din. At alam nyo, ang ATI Region 12 po ay nagkakandak ng tatlo o apat na pagsasanay sa kada linggo. At dahil dito sa mga bagong facilities, nakakatipid po kami, kaya lang po namin magkandak ng simultaneous trainings. At ang gusaling ito, particular ito sa 4-H po, ay naging multipurpose building na po ito. At ito po, particular, ay para masilipihan po yung ating mga rural-based organizations sa mga kliyente at marami pang iba. Ang gusaling ito po ay naging media studio na rin ang aming information services section. At hindi na po namin kailangang mag-conduct ng mga seminar sa mga mahal na mga hotel at mga venue dahil po sa mga dagdag ng mga pasilidad na ito. At kami po ay nagpapasalamat dahil lahat, marami pong umaten. Special mention po sa ating ama ng bayan, si Honorable Mayor Benjamin Figueroa, maging ang atin pong Regional Executive Director ng Department of Agriculture, si Attorney Arlan Mangilins. Mga sir, salamat po sa inyong pagdalo. Maging ang atin pong mga barangay officials at ang ating mga kliyente, kagaya ng mga farmers, rural women, at youth. At salamat po. At kami po ay inyong sinamahan sa importanteng okasyon na ito. Maraming maraming salamat po. Maraming salamat, Dr. Jessie Bibildea, sa iyong closing message. And this time, nagpapasalamat po kami sa buong staff ng ATI Region 12, sa pamumuno ng aming Center Director, Abdul Aydayan, and of course, sa ating mga iba't ibang sections, sa Information Services Section, na pinamumunahan ni Ma'am Hannah Digiaman po, sa ating Career and Development Management and Services Section, na pinamumunahan ni Ma'am Simona de la Cruz, and of course, sa ating Partnerships and Accreditation Services Section na pinamumunahan ni Ma'am Shirley Bildea. Ganun din ang ating PMEU na pinamumunahan ni Engineer Chopiluti Humawan. And of course, sa ating Admin and Finance na pinamunahan ni Ma'am Amy Tablingon Ardonia, ang ating OICA04. At sa lahat-lahat na nag-extend ng kanilang oras, pawis, effort sa paggawa ng iba't ibang dito sa ating sa Region 12, no, sa ATI Region 12, sa lahat po na nagbigay ng kanilang oras po, especially sa mga masisipag po natin na mga staff sa admin. Hindi ko na po kayo iisa-isahin, alam niyo na po kung sino po kayo. Maraming maraming salamat in behalf po sa lahat-lahat po at in behalf sa ating ATI Center Director. At patuloy po ninyo kaming suportahan sa mga undertakings po namin sa ATI Region 12, lalong-lalo na sa ating mga online webinars na ikakandak pa ngayong buwan. At magpo-post po lang po kami sa aming official na Facebook page. I-like lamang ang Agricultural Training Institute Region 12 at ATIRTC 12 sa Facebook, sa Instagram at Twitter. At ayan po ang naging activity namin at sana po ay inspire po namin kayo na patuloy na suporta ng ating mga magsasakay. And of course, gawin din ang mga nagawa namin dito sa ATI Region 12. Ayan po, alam na sa muli po nating pagkita. Ako po si JL Oman. Maraming salamat po sa inyong lahat.
malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahusayin ang kakayahan. Ang pagpapang bagong teknolohiya, subsidyo, pagtubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masagan ang ani, mataas na kita. Maulan na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Sigurado'ng
malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kamuhayan, sa negosyo pahusayin ang kakayahan. Ang top at bagong